Hi guys, good morning. Welcome back to another video. Tingnan niyo Nagsimula na siyang mamulaklak. Ang ganda nung pagka-red niya. Yun din, yung white na gumamela din. Agad din deliver yung yung hollow blocks. Hi guys, so ayan, katapos lang namin kumain, maghugas ng pinggan. Alam nyo na yung pang-araw-araw na ginagawa. So medyo nakakaluwag na ako ng oras ko. And pupunta ako doon kasi, di ba may mga hinog na sili doon? I-harvest ko siya. Kasi hindi man kami masyadong nagkakain ng maanghang, pero kailangan yun sa mga atsyar-atsyar. Ganyan, ang laki na. Ang laki na niya, oh. Ang laki na ng mga banda dito. Sabagay, mas nauna naman kasi na itanim. Yung tinanim ko doon kasi maliliit pa. May mga malalaki na dito, eh. Sana makapasok ako. Alam nyo yung velvet bean na nakita ko dito dati na nung naglinis sila dito, nabunot daw yung yung pinakapuno, namatay lahat. Sayang, sabi ko kay Asis, sayang, ang dami-dami nun eh. Dami-dami, tingnan, kinalay kayo ng aso. Tingnan nyo, nawala na. Tingnan nyo, oh, tuyong-tuyo na siya, oh. Tuyong-tuyo na. Sayang talaga. Mag-ingat na lang ako sa pag-apak. Ay. Alam nyo ba na ngayong season na to ay uso na naman yung mga wild dogs? Ang iingay nila na umaalulong sila. Sa gabi, hindi sila nagpapatulog. Sa gabi, ang ingay sobra. Sabi ko nga kay Asis, baka may butas sila dito. Ayan o. Oh. Ayan o, oh, yung mga sili. Kasi wala kaming sili. At saka, kapag natuyuan yan, pwede akong magtanim sa buto niya. Sabi ko nga kay Asis, baka may hukay yung mga wild dogs dito. Kasi ang ingay nila eh. Patutuyuin para magamit, maitanim dun sa gilid. Kasi alam nyo ba na mahal ang sili dito, guys? Mahal ang bentahan ng sili dito. Gold talaga. Hindi naman yung mahal, pero kapag magbenta ka kasi ng sili, malaki talaga ang kita. Alam nyo naman, mga Nepali may hilig sa mga maanghang. Hindi sila nakakakain na hindi maanghang pagkain nila, kaya napaka-importante ang sili sa kanila. Hindi sila nakakakain na hindi maanghang ang pagkain. Kaya kukunin ko para pag nagawa din ng atsyar yung isa, hindi yung kung saan-saan niya ako pahanapin ng sili, napunta pa ako dun kina ama, nanghingi ng sili. Ito din, harvest ko na din to. Tapos ilagay ko lang siya sa ref para may stock na sili sa bahay. Yan pa isa-isa, minsan ginangat-ngat. Sayang yung bunga nito nung nakaraan, o, nawala na. Nalanap tumba pala tong puno na to, o. Siguro nung umulan, medyo malakas ang Tara na. At medyo masukal. Yeah. Kinuha lang talaga natin yung mga sili na pwedeng i-harvest. Ala, may isa pa dun o nakalimutan ko. Tama na. Ayan. Ganito yung sinasabi ko kay Asis, ipalinis. Ipalinis yung likod ba dito?
Problema kasi kay Asis, hindi magkaugaga. Di niya alam kung alin ang uunahin niya. Mayat maya kasi may natawag na pasahero, hindi naman niya mahindihan kasi sayang nga naman ang kita. Kailangan lang talaga ng ano, mag-rent ng tao para maglinis. Pero hindi natin alam kung magkano ang bayad, magkano ang singil nila pag nagpalinis dito. Kahit yung ampalay na nakita ko dito dati, wala na ay. Namatay na. Sayang talaga yung beams. Natanggal yung sa may puno. Balik na tayo sa bahay. At medyo mainit na. Pag ganitong oras, mainit na 11, 12 hanggang alas 3. Mainit. Pero pagdating ng alas 4, ganyan. Hanggang madaling araw, malamig. Malamig siya. Hi guys! So, nandito na yung pinsan ni Asis para magsukat. Magpapasukat kami nung para sa kurtina. Curtain rods. Kasi, meron kaming kurtina sa dalawang kwarto. May rod din kami. Ang problema dito sa may sala. So, para makompleto natin, magpapasukat tayo. Magpapasukat tayo, guys. Bali, at saka magdadagdag na rin ako ng kurtina namin kasi two sets lang ang kurtina namin. And kapag pinalagay ko lahat ang kurtina namin, mawawalan ng kurtina ang sala namin kasi kaya ganyan muna ang ginawa ko. Sinigil-singil ko muna siya, pero partner-partner kasi yan. So, nandito na siya. Siya din yung nagsukat ng kurtina namin dati, dun sa kabila, sa kwarto namin. Saka sa kanila din namin siya tinagawa. So, ayan. Kailangan talaga, hindi. Dito kasi guys, hindi ko alam, no, dito kasi, hindi ka basta-basta bumili, tapos ikaw lang magkakabit. Kailangan talaga, yung tao sa shop na pagbibilhan mo, pupunta sa bahay, mimeasure nila, isusukat nila, tapos ibibigay nila sa'yo yung exact, kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang ibibigay nila. Sila din kasi ang maglalagay. Sila din ang maglalagay kasi, kaya kailangan sukatin. So, ayan, yan yung next na project natin. Next na tatapusin natin. Bali, pauwi na kami guys, galing parsa. Found ngayon, dinaanan namin tong rice, iuwi doon. Kapitbahay namin, rice ng kapitbahay namin. Nag-treasure sila dito and may 9 na sako ng palay. 9 sacks ng palay yung ano, yung iuwi doon sa kanila. Kapitbahay lang namin, malapit sa amin. So, dinaanan na ni Asis para isasabay na ng uwi. Yan, tapos na. Oh no! Hi guys, so ayan, nandito na kami sa bahay. Kadarating lang namin. Bali, yung rice, inihatid na ni Asis doon sa bahay, nung kapitbahay namin doon. Sa may bandang ano. Ngayon, yun nga. Pumunta kami ng parsa dahil nagpasukat nga kami nung kurtina. Ngayon, hindi ko talaga in-expect na yung price ng kurtina ngayon ay halos nagdoble ang price ng kurtina nung nagpagawa kami dati sa kwarto namin. Sobrang mahal. Hindi talaga ako makapaniwala na, ha? Ganun na siya, ganun na tumaas yung price. So, kanina, medyo nagaano ako na hindi ito tuloy, yung pagbili ng kurtina, na temporary, ganito na lang muna, yung spring. Pero sabi ko, since ito naman na yung budget. Yes, he's very happy. Kaya, kinuha na namin siya. Since meron naman akong two sets ng kurtina na dito, yung nabili namin dati na para sa kwarto namin, yun yung ilalagay namin dito sa kwarto ni Asher. Tapos yung bago na binili namin, yun na yung ilalagay namin dito sa sala at saka dito sa kwarto din namin. So, kapag may budget na lang ulit, bibili na lang ulit ako ng panibagong sets ng curtains. So,
pansamantala, bali kung may kabit kasi nila yung kurtina, kasi hindi pa nila may hindi pa nila may kakabit kasi ngayon eh, Martes pa. Tatahin pa yun, makikita nyo yung magiging style ng kurtina dito sa sala. Ikakabit nila sa Tuesday, kasi meron na rin naman kaming rad eh, kaya ang rad lang namin na kinuha ay apat lang, dalawa dito sa sala, tapos dalawa din dito sa kwarto namin. So, pero okay na din. Tapos nakabili kami ng carpet, kasi carpet na para kay Asher dito sa sala. Eto, yung nabili namin na carpet ni Asher, ayan para dito sa sala talaga yan. Yes. He likes it too much. Talagang gustong-gusto niya. And if ever na makabili kami ng sala set, tamang-tama ito. Kasi isang couch dito, isang couch din yung pag-anon. So tamang-tama, may carpet na dito. So kinuha namin para palaruan ni Asher. Kasi yung foam na ginagamit ko guys, na pinapalitan ko, nasira na naman kasi yung cover noon. At saka nangingitim na yung foam. Gusto ko nang itapon yung foam kasi nangingitim na siya. Eto at least to, pwede siyang labhan. Ibilad, labhan siya, ibilad siya. Parang ginagawa ko dito sa carpet. Nilalabhan ko to, brinabrush ko. Ayan, yung dalawa yan sa gilid. Pero gustong-gusto niya. Kaya kinuha namin. And mura lang naman siya. Hindi naman siya kamahalan. Masarap nga naman kasi siya. Ayan, foamy. Foamy yung ano niya. Malambot. Smooth yung texture niya. So, yan. And sa flooring, huwag na lang muna sa flooring. Kasi ang balak namin, linoleum. Diyos ko, ang mahal ng linoleum. 1,350 ang per meter ng linoleum. And yung sa buong bahay na pagpapakabit ng linoleum, umabot siya ng 33. So, hindi. Hindi kami magpapalinoleum. For the meantime, ganito na lang muna yung bahay. Ganyan na lang muna. Kapag may budget, saka na lang. Sobrang mahal. Mahirap mag-budget ng pera. Lalo't magpapagawa pa kami dito sa likod. Yung sa extension, may mga gamit na kami. Inaantay na lang namin si Ramsing kung kailan siya mag-start. Kasi sabi niya may tatapusin pa daw siya dito sa kapitbahay namin. Kasi di ba yung nagpagawa ng bathroom yung kapitbahay namin, parang may tinatapos pa siya doon. Hindi pa siya totally tapos. So inaantay namin kung kailan siya matapos dyan, saka siya mag-start dito sa likod. Pero nakompleto na namin yung gamit na gagamitin niya para dyan sa likod lang. So yun guys, kakapagod. Sakit sa ulo mag-isip.